Limitado lang ang bilang ng mountaineers na pinaaakyat sa Sibulan Trail. 250 mountaineers lamang kada climbing season para hindi masira ang bundok. Makalipas ang isang oras, bakit may buhangin dito, sir? Nagulat ako sa susunod kong nakita. Puting-puting buhangin sa gitna ng kagubatan. Nakakapagtaka, no, sa taas ng bundok merong buhangin. Pero kasi ang hindi alam ng marami, yung Mount Apo, volcano siya. Sabi ni Sir Julius, kapag umuulan daw, para bang lahar din na nahuhulog yung mga ibang mga buhangin na pupunta dito. Tinaha ko ang mabuhanging landas. Inakyat ang isang pader ng bato. At paglabas ko dito, wow! Oh my God, it's the best! Ang ganda! Ganda. Ito na daw yung bunganga ng boulders. Alam mo na ito na yung part ng Mount Apo na maraming makikita mo yung volcanic features niya kasi may sulfur vents dito. Ang ano niyan, proof niyan, meron lang makikita kang mga bato na kulay dilaw. Ang sulfur kasi nag-i-emit ng dilaw na usok. So yung parang fog na yan, hindi yan fog, usok yan? Usok yan. Kikita nyo yun? Yung parang fog dun sa taas? Hindi yan fog. Usok daw yan, galing sa loob mismo ng bulkan. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Sa puntong iyon, nalula ako sa nakaambang kalbaryo. Naglalakihang bato ang dapat naming tahakin. Gumapang na ang hamog at nagsimulang pumatak ang ulan. Lalong nagpahirap ang kabi-kabilang sulfur vents. Maya-maya, umagos na ang tubig sa pagitan ng mga bato. Hudyat na bumuhos na ang ulan sa tuktok ng bundok at di malayong bumuhos na rin ito sa amin maya-maya lang. Sinamantala ko ang dalawang malaking bato para sumilong, pero sadyang hindi tumila ang ulan. Push. 14 years ago, umakyat din dito ako sa Mount Apo. In the same trail, Sibulan Trail. And I remember, itong boulders, hindi ko siya kinaya. Umiyak ako ng sobra-sobra. Pero ngayon, after 14 years, mas matanda na ako. Mas matalino. Kaya ko to. Batid kong wala akong laban sa kapangyarihan ng kalangitan. Kaya isa lang ang dasal ko nung mga oras na iyon. Dakilang Apo, tulungan niyo po ako.
man katarik, pilit naming inakyat ang summit. At makalipas ang ilang minuto, nagulat ako sa aking nakita. Saan ka nakakita ng bundok? Na merong lake sa tuktok. Muna na tayo sa summit. Ang parting ito ng Mount Apo ang isa sa pinakamatarik at pinakadelikado. Sa lakas ng hangin, pwede kang tangayin. Sa kapal ng hamog, halos bulag ka sa daan. Kaya nang marating ko ang tuktok, wala akong anumang ibinulong, kundi salamat dakilang Apo, salamat po, Panginoon.